Mga magsasakaraw ang maiipit kung muling itataas ang buwis sa sigarilyo. Ito ang ipinunto ng isang kongresista kanina sa pagpapatuloy ng debate sa House Committee on Ways and Means sa panukalang pagtataas ng excise tax sa YOSI. Layuning mabawasan ang mga naninigarilyo at mapondohan ang Universal Healthcare Program ng gobyerno. Umaaray uli ang ating mga pharmacy. While we want to generate fund, the affected sectors should also not suffer so much. Pero sabi ng isang grupo, hindi makaapekto sa produksyon ng tabako ang pagtataas ng buwis. Batay raw sa mga numerong galing sa Philippine Statistics Office, tumaas pa ang produksyon ng tabako sa bansa matapos lagdaan ng RA 10351 o unang batas sa Sintax noong December 2012. Our local tobacco production, we're not really dependent on just domestic consumption of cigarettes. We're also an exporter. Aprobado na ang panukala sa komite na gustong itaas ang buwis sa 37 pesos and 50 centavos kada pakete sa 2019 mula sa kasalukuyang 30 pesos. Magiging 40 pesos naman ang buwis kada pakete sa 2020, 42.50 sa 2021, 45 pesos sa 2022 at 4% pagtaas kada taon mula 2023. Inaasahang tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ang panukala bago magsara ang sesyon ngayong Disyembre. Sa Senado, panukala ni Senador Manny Pacquiao na itaas sa 60 pesos per pack ang buwis mula sa kasalukuyang 30 pesos. The DOF fully supported the bill of Senator Pacquiao and also included amendments to improve the bill itself, among which is to broaden the coverage of the bill to include not only cigarettes but also other tobacco products. 90 pesos per pack naman ang panukala ni Senador JV Ejercito na suportado ng Health Department. As the leading cause of preventable deaths, smoking is one of the main risk factors for a number of chronic diseases including heart disease, cancer, chronic lung disease. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.